ang driver na may Tourette syndrome ang pinag-uusapan ngayon sa social media na hindi daw dapat payagan na magmaneho ng Grab. Alamin natin ang buhay sa kalsada ni Manong Tourette. Ako po si Romel Guerrero, may Tourette syndrome. Ako si Marlon Barnuevo, may Tourette syndrome. Ako si Gia Soriano, 30 years old, may Tourette syndrome. Ako po si Ryan Pigones, 33 years old, dance instructor, may Tourette syndrome. Ako si Marlon, may Tourette syndrome. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang video ng Grab driver na si Marlon Fuentes habang nagmamaneho. Nag-viral kasi ang pinost ng isang pasahero habang sakay siya ni Marlon. Kitang-kita sa video ang kakaibang kilos ni Marlon. Ang sabay na pagpikit ng kanyang mga mata at pagbaling ng ulo kahit pa nga hawak niya ang manibela. Para sa mga hindi nakakaalam, si Marlon ay may Tourette syndrome. So Marlon, anong reaksyon ng mga tao sa'yo? Yung mga pasahero mo kapag nakikita kang ganyan, may ganong mga tics? Kumbaga parang yung pagtatanong nila, parang may halong takot. Pero meron din iba naman na nagtatanong sila. Tapos parang yung papalaksin niya loob na parang susupport na ka lang. Hindi, okay lang yan kahit ano. Kumbaga parang naiintindihan nila yung ano, yung mga ganong tao na nakakatawa ng puso. Pagka pumipikit-pikit kang ganyan o medyo bumabaling yung ulo mo, hindi ba yan nakakasagabal sa pagmamaneho? Hindi na po kasi kumbaga parang ano po siya eh. Kumbaga normal lang po sa akin yung ginagawa ko. Nakakata po umiinig nung ganyan. Kumbaga nakikita ko rin po yung paligid ko po. Meron lang tignan yung sarili ko sa pagka ibang tao. Pero parang saan wala po eh. Mas nahirapan pa pag pinipigil. Pag pinipigil ko po siya, mas parang hindi ko mas madidisgasya po ako. So sa mga nagsasabi na delikado na yung may Tourette na ganyan ay nagmamaneho, ano ang masasabi mo sa kanila? Siguro kumbaga wag naman sana po nila kami tignan sa negatibong bagay. Kumbaga hindi naman namin gagawin tong gatong ano kung ano namin dinamin. Kasi may mga Tourette din, may mga ibang may Tourette din naman po na may mga kanya-kanyang trabaho na nagagampan naman po nila itong kulin po nila na wala lang po nagiging nangyari disgrasya. 7 years old si Marlon nang lumabas ang sintomas ng Tourette syndrome. Nagsimula sa pagpikit-pikit ng kanyang mata at kusang paggalaw ng kanyang ulo. Anong sabi ng mga kaklase mo sa'yo? Ginagaya-gaya, pikatawa-tawa lang. Tapos pag natong pat ko niyang sinasagot ko, kasi hindi ko alam yung, ano, yung Tourette. Hindi ko po siya walang idea. Nasabi ko lang, napasma ako, ganun man narising. Ang motor tics naman niya ay umabot na sa paggalaw ng kanyang hita, paa, at buo niyang katawan kapag napapagod. O sobrang stress sa paghahanap ng trabaho noon. Yung sinisisi, yung kalagayan niya nga kasi ganun siya. Kaya daw walang magtiwala sa kanya na tanggapin siya sa trabaho. Importante sa may Tourette syndrome na gaya ni Marlon ang pangunawa ng kanyang pamilya. Pinapalakas ko yung loob niya na sige lang pa, kaya mo yun. Try lang ng try kung saan ka matanggap. Natanggap siya noon bilang construction worker. Pero hindi nagtagal, tinanggal din siya. Hanggang isang araw, nakabili ng sasakyan ang kanyang bayaw na OFW. At naging driver na siya ng Transport Network Services o TNVS hanggang ngayon. Wala ka pang aksidente? Wala po, ma'am. Anong pinakamalayo mo nang namaneho? Sa Bicol po, ma'am. Nakapagmaneho ka na hanggang Bicol? Opo. Yun po. Walang ma'am problema? Wala naman po. Talagang yung ingat ko doble kasi iniisip ko rin kasi pag nagkaroon po ng disgrasya po, iisipin po ng tao kasi yun eh. Kailangan ng disgrasya kasi siguro lingon ka ng lingon, ganun. Iling ka ng iling. Kaya ginagawa ko po talaga, mas dinodoble ko po ingat. Kaya ko rin pong gampanan yung tungkulin ko. Kaya ko rin ipakita sa ibang tao na kahit ganito kami mga miturit. Nagagawa namin gusto namin. At ako mismo, sinubukan kong sumakay kay Marlon. So meron ka pala ditong sign, Marlon. Opo, ma'am. Ano yun, para hindi na sila magtaka? Kasi po, nung wala ako kung ganyan, ma'am, mga pasahero, natatakot po sila na nakita po sa kanila na parang may takot po sila. Oh, baka yung na-atake ka na. Kaya yung iba po kasi bumababa sila, nagka-cancel po nila. Ah, ganun? Kaya ginawa ko po, naglagay ako ng ganyan para at least maintindihan po nila yung kung ano talaga yung story. Araw-araw nagpapasalamat si Marlon na ligtas ang kanyang mga pasahero. At masaya siyang uuwi sa kanyang pamilya na pinag-aalayan niya ng lahat ng kanyang pagsisikap sa buhay.
sa mga naging pasahero na ni Marlon, maraming salamat sa inyo dahil nagtiwala kayo. At higit sa lahat, kung hindi dahil sa inyo, hindi kami mabubuhay na pamilya niya. Hindi po niya kami pinabayaan.